5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. At ang ating topic ay tungkol po sa milk tea. Abay, maraming adik na adik dyan. At pag-uusapan po natin yung health benefits at ano na rin po yung mga posibleng side effects. Usually, itong mga side effects na to nakikita dun sa sobrang nainom. Nung iba sa inyo, adik eh. Nakakalima yata at higit pa na cup kada araw. Yan ang ating pag-uusapan, no? Yung ako'y minsan eh, nagtataka eh, bakit sa mga malls, ang haba ng pila sa mga nagtitinda ng mga milk tea. Lokong-loko, pero makikita nyo halos eh, may mga senior citizen din, pero halos mga kabataan. Eh, may isa nga, narinig ko nag-uusap, kaya ako na gano'n, pabakuna kasi may discount yung milk tea eh. Aba eh, nawala yata yung ano ah, yung logic ah, kung bakit nagpapabakuna ang isang tao. Kaya nagpabakuna dahil daw dun sa discount sa milk tea. Well, siguro talagang gipit siguro kaya kailangan yung discount na yun, no? Pero karamihan mga teenager eh, no? Napansin ko. At alam nyo ba kung ano bang health benefits yan? Kasi pag pinag-usapan natin milk tapos tea, pinagsama dalawa, di ba? Milk saka tea. May mga taong umiinom lang ng gatas, may mga taong umiinom naman ng mga tsaa. Ang tsaa naman o tea ay napakaraming klase. Ang pinag-uusapan natin, pag milk tea, kadalasan ang inahalo dyan ay yung tinatawag na Camellia sinensis. Yan po yung kilala as green tea o kaya black tea. Kasi yung salitang Camellia, aba, parang pangalan ng babae, no? E yan po ay isang halaman na kadalasan ginagamit noong mga panahon pa ng noon pa sa China, India, sa Belgium at kung saan saan bansa, no? Marami. Pero dito sa bansa yata natin, sa Pilipinas, sa tingin ko, siguro mga 10 years lang, no? Nung nag-umpisa talaga maging usong-uso yan, no? Okay. So, pag pinag-usapan natin yung milk mismo, maraming dulot na mabuti sa katawan yan, di ba? Ano ba mga dulot yan? May mga protina, vitamina, mga minerals. Ayan ay tumutulong for growth. Tumutulong po yan para stronger ang bones, para sa ating resistensya at marami pang iba. So, given na may benefit po yan. Pero meron din pong mga umiinom ng gatas na pag uminom ng gatas, lalo na yung mga may lactose intolerance, ano mangyayari? Pag inom ng gatas, bloated, tapos nasi-CR, dudumi, o kaya yung iba naman dyan, dighay ng dighay, sinisikmura, so alam natin yan. Pag pinag-usapan naman ng tsaa, aba, may maganda rin na dudulot. Alam natin, no? Kadalasan pag pumunta ka sa mga Chinese resto, di ba, ang sineserve tsaa, sa Japanese resto, even Korean resto, ang binibigay tsaa. Anong benefits nun? Well, alam nila, sinasabi, for digestion, for cleansing. So, alam natin may benefits yan. Pero, yung mismong sangkap na green tea at black tea, ano ba talagang magandang naidudulot yan? At anong parte dun sa green tea o black tea na nagbibigay ng health benefits sa atin? O, ito, isa-isay natin, ha? Unahin muna natin sa tinatawag na green tea. Okay. Yung green tea po, meron pong tinatawag na flavonoids. Pareho sila, green and black, meron silang flavonoids na tinatawag. Doon sa green tea, yung flavonoids, ang tawag catechins. Catechins. Okay. Sa black tea naman, ang tawag theaflavins. Theaflavins. So, yung dalawang yan, ang tawag dyan, flavonoids. So, ang tanong, ano bang nagagawa ng flavonoids? Eh, kilalang ano yan, panlaban natin ng pagsira ng ating cellula o cells. May tinatawag na antioxidants. Tumutulong yan na inaalis yung mga free radicals o mga dumi sa ating katawan na nagpapabilis ng pagtanda o kaya pwede magdulot ng heart disease, cancer at iba pa. So, yan yung isa sa benefits ng flavonoids, no? So, ngayon, ano yung 10 benefits ng pag-inom ng milk tea? Eto na po, no? So, what are the benefits of milk tea? Unang-una, yung sinasabi kong antioxidant properties. Ang antioxidant properties po, lalong-lalo na po ng black tea, meron pong taglay na polyphenols. Yan yung isang malakas na antioxidant na pag tayo umiinom ng black tea, nakakatulong to sa overall good health ng isang tao
at nakakaiwas sa mga chronic diseases. So yan ang trabaho ng antioxidant, kasama na po yung anti-cancer effect ng antioxidant. Mahalin tulad natin sa vitamin C, vitamin E, ang tawag dyan mga antioxidants. Pangalawang benefits ng milk tea, binuboost niya yung ating heart health. So bakit? Bakit nasabing ganon? Kasi ang black tea na may flavonoids ay tumutulong yan sa ating puso. Nagiging regular po ang ating heartbeat at nakakatulong po yan na ma-reduce ang pagbabara ng ating ugat. So may ugnay natin doon sa pangatlong benefits nito, which is to lower your LDL o yung tinatawag nating bad cholesterol. Alam ng lahat, pag sinabing bad cholesterol, yan po yung nagbabara sa inyong ugat. Yan po yung mga taba ng baboy o mga tinatawag na saturated fats. Kasama po dyan yung aliginang alimango, kasama po dyan yung mayonnaise, cheese at iba pa. Balat ng manok kasama rin po dyan sa bad cholesterol. So pag naibaba natin ang bad cholesterol, chances na magkaroon tayo ng pagbuo o pagbabara ng cholesterol sa ating mga ugat ay maiwasan po natin. Sa ganung paraan, maiwasan po natin yung chance na magkaroon ng heart attack, stroke, o anumang uri ng sakit na may kinalaman sa ugat. Andiyan na rin po yung mga baradong ugat sa binti, yung tinatawag na deep vein thrombosis at iba-iba pa. So, may mga pag-aaral na po na ang black tea ay tumutulong na ma-reduce ang inyong tinatawag na LDL or bad cholesterol. Pang-apat na benefits po ng milk tea ay yung tinatawag na ini-improve niya yung gut health. Ano ba yung sabihin ng gut? May kinalaman sa bituka. So, tumutulong ang pag-inom ng milk tea, okay? Particularly yung tea dun sa ano sa milk, no? Na milk tea, 'di ba? Yung tea ang pinag-uusapan, yung green tea saka yung black tea, no? Eh tumutulong 'yan na maiwasan ang pagdami ng mga bakterya sa ating bituka at pinapalakas ang ating immune system. Yung polyphenols saka yung antimicrobial properties ng black tea ay tumutulong 'yan for better digestion and boost our immune system. Number 5, ano yung number 5? Tumutulong mabawasan ang pagtaas ng inyong blood pressure. So it help reduce your blood pressure. So alam naman natin ang blood pressure, eh pag ito'y napakataas, eh marami ng complication na may dudulot bukod doon sa andyan na yung heart attack, stroke. Aba, marami hong mga senior citizen na lumabong mata o pumutok ang mga ugat nila. Sa mata, may kinalaman sa blood pressure. So maraming pag-aaral na sinasabi na ito'y nakakatulong din, no? Tandaan nyo po, ang pinag-uusapan natin ay meron din tamang pag-inom. Kung siguro 1 or 2 cups a day lang, wala naman masama. Diba? Pero kung kayo po'y nasosobrahan na, ano ba ang sobra? Eh, pag lumalampas na tayo ng higit pa sa 2 o 3 na baso ba ang ginagamit nyo? Hindi na nga cups eh. Usual ang ginagamit yung baso, yung mga tumbler na eh. Mas marami, mas natutuwa kayo eh. Uy, marami mag-serve dito. Ang laki ng lalagyan, mas natutuwa kayo, di ba? Pero baka yung malaking mug na yon o isang basong malaki, eh katumbas na ng 2-3 cups of milk tea. At yan ay masama. Baka mamaya tumaas ang BP nyo, di ba? So, pang-anim na benefits, it helps reduce the risk of stroke. Yan. So, pinaliwanag ko na yan. Kung normal ang BP nyo, maganda pong inyong cholesterol sa dugo, chances na magkaroon kayo ng stroke, mas mababa, di ba? Ang stroke pa naman ay globally, masasabi natin na isa sa 3 leading cause of death yan, no? Lalo na ng mga may edad. So, ang pag-inom ng milk tea sa isang banda, nakakatulong makaiwas ng stroke. Other benefits, tumutulong din magpababa ng blood sugar. Pero kung yung ininom nyo naman milk tea ay sobra naman ang dinagay nyong asukal, sobrang tamis, eh hindi rin makakatulong. So, ang pinag-uusapan natin dito, kung inom ka ng milk tea na walang asukal na puti. Siguro, lalagyan ng konting honey o konting mga even artificial sweetener, maaaring makatulong, pero konti lang po, no? Yung iba kasi ginagamit syrup, di ba? So, bakit hon bumababa ang inyong blood sugar dito? Nalaman po na yung tsaang bida, eh, pagdating sa milk tea, eh, yung mismong Camellia sinensis, eh, o black tea or green tea, nalaman na nakakatulong pala ito na ang inyong insulin ay mapataas sa pag-consume ninyo ng green tea or black tea. So, ba maganda pala ito, no? Siguro yung mga diabetic kong patients, sabihin ko, o sige, mag-milk tea ka pero konti lang. O kaya, bakit hindi na lang purong black tea? O kaya green tea? Di ba? Pwede rin naman yon.
Other benefits pa, number 8, it reduces the risk of cancer. So, yung antioxidant property na sinasabi ko kanina, yan po ang nagbibigay ng protection laban sa cancer. Another benefits pa, it improves your focus. So, pag ikaw pala yung uminom ng milk tea, maganda rin yan. Parang concentration mo, mas okay. Yung tinatawag na mental alertness. Meron pong reason. Bakit? Ang black tea ay may taglay din pong caffeine. Ang caffeine, na siyempre coffee, mataas sa caffeine, di ba? So kung isang tasang kape, para kang uminom ng 150 milligrams of caffeine. Ang isang tasang black tea, uminom ka lang ng mga 20 hanggang 35 milligrams of caffeine. So, mababa lang yon para mag-cause ng sobrang taas ng blood pressure nyo, unless marami kayong ininom. Anong meron dito sa black tea na nagpapaganda ng inyong pag-concentrate o yung inyong mental alertness? Meron pong taglay itong tinatawag na L-theanine. L-theanine. Isa pong uri ng protina na tumutulong para sa ating brain para makapag-focus o maging alert po tayo. Yan. And pang-sampung benefit po ng milk tea ay madaling ihanda. O diba? Kung ikaw mismo maghahanda, madaling ihanda, madaling i-prepare. So, napaka-simple, eh walang abala, di ho ba? Pero tulad ng lahat ng bagay, pag may maganda, meron din siguro masama. Siguro ito naman masama na to ay pag nasobrahan po kayo. O kaya kung kayo po ay sensitive sa gatas, may mga tao pag uminom ng gatas, nangangati. May uminom ng gatas, sinisikmura. So kung kayo po ay sensitive sa mga sangkap ng milk tea, either dun sa gatas o dun sa mismong tsaa, kasi merong iba pag uminom ng tsaa, maski konti lang, nagpapalpitate, di ba? So ito naman po yung 12 possible side effects ng pag-inom ng green tea, lalo na pag nasobrahan. Okay. So ang number 1 po, alam ng lahat, pag uminom ka ng kape, hindi ka makatulog. At meron din naman pong iba sa milk tea, hindi sila makatulog. Nagkakaroon sila ng insomnia. So, ano, bakit kaya? Because of the caffeine, no? So, naalala ko nga, yung anak ko nga, bata pa, nasa 20s, pero uminom lang siya ng isang milk tea. Aba, ang lakas ng kanyang kabog, hindi makatulog. So, posible po yun, no? So, huwag niyo sabihin na, ay, healthy naman daw. Healthy siguro sa ibang tao, pero sa mga iba, hindi. O kaya pag naparami, ay maaaring doon lumabas yung mga problema. So, siguro kung small quantities, hindi naman kayo magkakaroon ng ganyan. Pero pag nasobran po, no, sa pag-aaral na ginawa, pag nakainom kayo ng 2 cups, kada araw, pwede kayo mag-develop ng sleep disorder. Major sleep disorder. Either mababaw tulog o kaya maikli ang tulog. Pag nagising, hindi na makatulog agad. So yan ang well-known side effect ng pag-inom ng milk tea. Sumunod ay yung feeling anxiety, no? Yung parang hindi ka mapakali. Diba? Pag kayo nagkape, minsan parang pakiramdam mo ninenervyos. May anxiety. So itong anxiety, yung hindi ka makapag-relax, iba, napasobra ng pag-inom ng milk tea, bukod dun sa kabog ng dibdib, para matinding pagpawisan. Ayan. So meron ba sa inyo nakakaramdam ng ganyan? So make sure, ha? Kung kayo po'y nakaranas ng ganito, hindi siguro bagay sa'yo uminom ng milk tea, o kaya huwag nyo naman sosobrahan. So kung pwede, more than ng small cup lang. Huwag nang gawin yung extra large, yung mga jumbo size, di ba? At ito pa sa mga teenager na nanonood sa atin ngayon, baka nagtataka kayo bakit ang dami yung pimples. May isa pong pag-aaral na nalaman na pwede pala mag-cause ng pimples ang pag-inom ng milk tea. Ayan. So, alam natin na pag small quantity, ang tsaa ay maganda mag-detox, no? But too much ng pag-inom ng mga green tea tsaka ng black tea na sangkap nga ng milk tea ay pwede po magkaroon ng parang mainit sa inyong katawan or extreme heat. So, nagkakos yan ng mga imbalances sa inyong mga chemicals na nagre-resulta sa paglabas ng mga pimples. So, baka yun na yung isang detoxification effect na rin ng pag-inom ng sobrang milk tea. Okay? So, ingat po, ah, pag napansin nyo, aba, nagkakaroon ka ng pimples sa mukha, sa chest, sa leeg, sa puwet, sa likod, aba, i-review nyo nga, baka naman nasosobrang ka ng pag-inom ng milk tea. Okay? Then, may iba naman, pag uminom ng milk tea, sabi nila, ang ganda ng panunaw ko, ang ganda ng pupo ko, pero, meron pong iba, natitrigger
ang paghirap sa pagdumi o constipation. So imagine nyo, uminom ka ng milk tea tapos di ka makadumi. Dahing ka ng dahing sa doktor mo na, "Dok, hindi ako makadumi." Yung palang lakas mo uminom ng milk tea. O, yun lang palang dahilan, di ba? So make sure, tanggal na rin yan. Then ano pa? Side effects ng milk tea. Isipin nyo ba na ang blood pressure mo pwedeng magloko? Aba, parang erratic. Minsan mataas, minsan mababa. Eh siguro pag nakainom ka, after mga 15-30 minutes, tingnan nyo yung blood pressure nyo. Obserbahan nyo. Kung sa tingin nyo, pagkainom nyo ng milk tea, tumaas BP nyo sa loob ng 15 to 30 minutes, eh wala na tayong ibang dapat sisihin kung hindi yung milk tea. Okay? Kasi iba-iba naman ng establishment, iba-iba yung dami ng ginalagay nila ng tsaa doon sa gatas, no? Lalo na sa asukal, di ba? Then, ano pa? Ito yung pinakamatindi. Kung meron sa inyong buntis, ayan, buntis ha, tapos eh, nakunan, halimbawa, tanungin nyo sarili nyo, malakas ka ba mag-milk tea? Kasi po may isang lumabas na pag-aaral na ang sobrang pag-inom ng milk tea ay pwede magkaroon ka ng miscarriage. Possible na magkaroon ka ng nakunan, ang tawag nyo dyan, di ba? So, yung tea o tsa ay maraming health benefits yan. It relaxes the muscle. Oh, eh ano bang isa sa dahilan na minsan eh nagkakaroon ng sabi nila, ang ganda ko mag-isip pag uminom ako ng milk tea. Gumaganda ang blood flow ko, nadidetoxify ako. Pero pag buntis ka, yung sobrang relax ng muscle nyo ay hindi pala maganda yan. At nagko-cause din yan ng several detoxifying ano? Hirap ha? Detoxifying products na pwedeng maka-cause ng inyong miscarriage. So pag pregnant, please monitor maigi, lalo na kung minum kayo ng milk tea ha. Then ano pa, pinaka-common din na naririnig ko sa pasyente, feeling parang bondat, it causes bloating, no? Bloating, yung bloatedness, yun yung parang pakiramdam mo punong-puno yung inyong dyan. Ang main reason, yung caffeine na naman na present dun sa tea. So ang milk, well, nakaka-cause din ng bloating yan eh. Tapos yung caffeine naman dun sa tsaa ay pwede rin mag-cause ng gas formation. So pareho yan dalawa nagko-cause ng bloatedness o kabag kung napasobrahan po kayo. Then, number 8, addiction. Nako, kung addict po kayo sa kape, eh pwede rin kayo ma-addict sa milk tea. Ayan. So, alam naman ng lahat, yung caffeine mismo nakaka-addict yan eh. So, please, kung kayo po yung minum na ng sobra sa pang-araw-araw, dapat alam nyo when to limit, lalo na kung may mga nararamdaman na po kayo. Then, number 9, sobrang milk tea. Ha? Tingnan nyo, ha? Sobrang milk tea, pwede ka ma-dehydrate kung hindi ka na uminom ng tubig. Bakit? Kasi ho, ang caffeine, ang effect niyan, ihi ng ihi. Kaya sobrang inom nyo ng kape, ihi kayo ng ihi. Di ba? Ganon din ang soft drinks. Ang soft drinks po, may caffeine. So, yung caffeine na yan, ang isa sa action yan sa katawan nyo, ay mapapaihi ka. So, nagkakaroon ng dehydration dahil sa pag-inom ng sobrang milk tea. Lalo na kung mas marami pa yung milk tea kaysa sa regular water na ininom nyo. Then, number 10, sleep disorder. Tinalakay ko insomnia. Pag sabi mo insomnia kasi, paulit-ulit na hindi ka na makatulog na maayos. Pag sinabing sleep disorder, mababaw, konting ingay, nagising, tapos hirap matulog, nakatulog nga, mamaya higa, parang mababaw, ang pagising mo, ang babaw, parang hindi ka natulog. Yan, okay? Pwede rin magkaroon din mga snoring sa sobrang pag-inom ng milk tea because of the sugar content. Then another thing, bukod doon sa anxiety, restless ka, hindi ka mapakali. Meron ako isang pasyente, naalala ko eh, pumunta sa clinic na ang complaint niya, hyperacidity, mula daw nung uminom siya ng milk tea. Ang masama nito, first time lang niya uminom ng milk tea. Pero yung naramdaman niya, maski na one week na pagkatapos ng kanyang pag-inom, eh ganun pa rin. Para daw hindi siya mapakali. So, chinek ko yung blood pressure, normal. Pero pinakita niya sa akin yung kanyang, para may logbook siya ng blood pressure niya, erratic. Minsan mataas, minsan mababa.
So inoobserbahan namin, sabi ko, obserbahan pa natin mga isa pang linggo. Keep on drinking a lot of water, huwag kang mag-caffeine, huwag kang mag-tsokolate. Lahat ng pwede mag-trigger ng pagiging restless, pinatanggal ko. And hopefully, sana gumaling, no? Dahil nakita ko siya about 2 weeks ago, mga ganon. So another problem na pinakamatindi sa mga lalaki, may lumabas na isang pag-aaral na ang milk tea pag sobrang ininom nyo, eh pwede daw mag-cause ng prostate cancer. Yan ang pinakamalalang pwedeng side effect ng pag-inom ng milk tea. So yung mga lalaki sa inyo na nanonood ngayon, siguro kung 1 cup, 1 glass, walang masama. Daily? Siguro pwede naman daily. Once a day. Pero pag kayo po'y may edad na, siyempre, halimbawa may edad na kayo, may alta presyon, mataas ang kolesterol, halimbawa, may diabetes, halimbawa, siguro mayroong mga iba pang pwedeng inumin bukod dito na alam natin mas safe sa inyo. Di ba? So ako, madalas ko recommend yung mga chamomile tea, ganyan, makakatulong din po yan. Yung mga nakakakalma, may mga lagoon din na ngayon, yan, pwede rin. Kasi less yung chance na magkaroon ka ng elevated ng caffeine sa katawan o sa dugo. Okay? And this is my reminder sa lahat ng mga elderly. Kasi mas madalas ko marinig ang complication sa mga elderly compared sa bata-bata. Sa mga elderly po, ito po yung reminder ko. Tanungin nyo muna yung doktor nyo kung ano yung mga tsaan na pwede sa inyo. Maraming klase ho, di ba? Pag pumunta po kayo sa supermarket, alam ko may jasmine, chamomile, ang dami eh, no? Meron pa nga mga, ano ba yung English breakfast ba yung mga kung ano-ano, ang dami. Tapos tanungin nyo, ano yung frequency ng pag-inom? So, kung saan mong frequency, pwede bang after 1 hour, inom ulit ako isa? O after 2 hours, inom ulit ako na isa? Then tanungin nyo rin kung kano karami ang pwede nyo inumin. Kasi yung doktor nyo, alam niya yung history nyo in terms of hypertension at kung ano pang mga sakit. So, magagide kayo. Huwag ka na uminom yan. O kaya, sige, isang tasa lang sang araw. Pero huwag naman araw-arawin, gawin mo every other day. Baka ganon. O kaya sabi na ng doktor mo, sige, Anli, maski na ilang inumin mo. Ha? So, depende. Depende sa doktor nyo, depende sa sakit nyo, depende sa edad nyo, at depende sa nararamdaman nyo kada inom nyo. That is kasi gaya na sinabi ko, hindi masama uminom ng milk tea. Wala akong sinabi masama. Tandaan niyo sinabi ko, pag sobra. O kaya, meron kang allergic reaction o may lactose intolerance ka sa gatas o anumang pwedeng mag-cause sa inyo ng kaiba sa inyong kalusugan. Okay? So sana i-share niyo po ito dahil alam ko marami po mga apo niyo o anak niyo o baka kayo mismo ay mahilig uminom ng milk tea. Again, in moderation o tama lang ang dapat na pag-inom. Okay? So kung nagustuhan nyo, syempre huwag nyo kalimutan. Anong magkalimutan? Syempre mag-thumbs up muna kayo. Pagkatapos mag-subscribe at i-click nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga lectures ko. At i-review nyo naman lahat ng mga lectures na aking ginawa na. Kasi marami sa inyo na may request. Pero na topic ko na yun eh. Halimbawa, may nag-request sa akin, Doc, frozen shoulder. Meron na eh. May nabasa ako, nag-request tungkol sa kolesterol. Pati nga po paano magbasa ng mga laboratory results nyo, tinuro ko po yan sa kolesterol. Kidney problem, meron na rin po, no? Yung mga ibang lecture sa mga susunod, yung mga ibang request nyo, iisa-isa ko po yan. Kagaya na itong milk tea, may nag-request na ito eh. Addict daw siya sa milk tea, so diniscuss ko po. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!